Hello guys! Welcome na welcome po ulit dito sa aking YouTube channel. So, musta po tayo dyan? Magandang araw po sa inyong lahat. Dito na naman po tayo at magkuro-kuro tungkol po sa pag-aalaga ng ating mga panlaban. So, kahit na wala pang sabong, so tuloy-tuloy lang po tayo kasi may nadinig ako na malapit nang maibalik yung kahiligan natin na sports. At saka itigil nyo muna yung pagtutupada dyan kasi nagbibigay din ng ano yan sa mga board of director natin sa sabog. Baka mantala pa yung pagbabalik nito dahil sa katigasan ng ating mga ulo. So, by the way, ang content po natin sa araw na ito ay tungkol po sa pagpili ng panlaban na dapat natin na dadalhin doon sa Rueda. So, sa 21 days conditioning ay pass forward po tayo sa last 7 days. May nag-request kasi sa akin, may nagtanong na paano raw ako pumili ng kinukondisyon ng mga stag or cag sa na ipapasok doon sa sinalihan ko na derby. So, unang-una, ang pipiliin po natin ay yung talagang karapat-dapat at masasabi natin na tinamaan sa insakto na pagkukondisyon natin. So tayo po ay nagkukondisyon sa loob ng 3 buwan pag sa stag, pero sa kak 2 o 1 buwan okay na yan basta kak. So pass forward po tayo sa 7 days. Yung araw na yun nag-i-spar po ako at namimili kung sino yung dapat dalhin doon sa Rueda at sino yung hindi. Ang ini-spar ko sa kanila, yun po yung hindi kasali sa conditioning. Pwede kay mga kapatid nila na hindi natin isinali doon sa pagkukondisyon. Para makikita natin sa kanila kung talaga bang pumapalo po sila. Kontra doon sa hindi natin kinukondisyon. Kung nagkukondisyon tayo ng stag, piliin natin kung maari lang kung pwede ang i-spar natin sa kanila sa araw ng seleksyon ay bull stag. Bakit? Kasi alam naman natin yung estilo ng bull stag ay iba na doon sa stag. So medyo malulutong na ang kanilang mga palo. So kaya yun ang piliin natin na pang ispar po sa kanila para po malaman natin yung mga stag natin ay halos magkasing lakas na ba doon po sa bull stag na ini-spar natin. Pero hindi naman natin yan pinatatagal yung kanilang mga spar. At siguro mga pag nagkatamaan, mga 3 bakil lang, 3-4 na bakil, ayos na yan, makakapili na po tayo dyan. Dito naman tayo sa pipiliin natin na panlaban dadalhin natin sa araw ng derby.
pinipili ko yung katamtaman lang na galaw o palo ng stags. Ayaw ko po yung sobrang galing sa araw na yun na 7 days. Sobrang galing mamalo. Kasi yun po yung manok na umabot na siya sa point na yung araw na yun, yun po ang araw na dapat sana siyang ilaban. Kaya nakukuha na po niya yung tamang balanse ng kanyang katawan o yung na-absorb na niya lahat ng mga bitamina na binibigay po natin. Bakit? Bakit hindi natin yung pinipili yung magagaling mamalo? Mga idol, base po sa aking kaalaman sa pagmamanok, ang manok po ay 15 days up. So yung manok na yun ay nasa higher na po siya at baka sa loob ng 7 days ay pababa na pababa na pababa po yung performance niya. Kaya hindi natin yun pinili. Baka imbis na pupustahan natin yun ng malaki kasi sa tingin natin siya ang pinakamagaling, baka siya pa ang matatalo. So pinipili ko lang po yung natural lang ng spar. Hindi naman yung pipiliin natin yung nasa baba lang palagi at laging tinitingnan yung kalaban na nasa ibabaw at hindi umiilag. Huwag naman yun. I-out na natin yun. Yun pong tamang-tama lang, hindi kagalingan at lalong hindi din magagaling sa araw na yun. So, nakapili na po tayo. Minamarkingan na po natin yan. Yung pong hindi natin napipili, huwag natin i-out kaagad sa loob ng 7 days. At lagi po tayong may reserbang dalawa. Halimbawa, 3 stags for elimination, pipili po tayo ng 5. Or 6, pwede. Kasi baka sa loob ng 7 days may magbabago doon sa pinili po natin. Kaya kailangan meron po tayong reserba. Yan po yung nalalaman ko din sa mga big time natin na mga kasabog, mga idol, mga idol, iniidolo po natin na meron po silang laging reserba. Kasi nangyari na po sa amin na sa araw ng laban, nagkamali po kami sa pag-submit ng timbang. Share ko lang po sa inyo. Yung pong pag-submit ng timbang, imbis na ang timbang ay 1-8, ang na-submit po namin ay 1-1. Ha? Nung tiningnan ng coordinator doon, tinanong sa amin, ano tong manok na 1-1? Ba't ang liit? So wala na kami magagawa, nandun na kami sa sabungan. Kinausap namin yung committee, baka pwedeng palitan. So ang nangyayari, yun pong aming kinukondisyon na ini-out po namin ay talagang hindi na yun pwede. Kumuha po kami ng hindi namin kinukondisyon. Yun ang kinuha po namin. Pagdating doon sa sabungan, hindi yun nakakondisyon. Nung weighing na, nakikita po namin yung kalaban ay kayang-kayang patayin
nung nasubmit namin na uno-uno na timbang. Oh no! Walang magawa, kaya yun, talo po kami kasi yung nailaban namin, yun yung hindi nakakondisyon. Bakit hindi namin kinuha yung nakakondisyon na ini-out po namin? Hindi yun pwede kasi yung ini-out po namin ay tinanggalan na po namin ng lahat ng vitamina. Kaya bigla yung bumagsak ang kanilang katawan. Kumpara dito sa aming kinuha na hindi nakakondisyon, nasa cord lang, pinili po namin yung karapat-dapat na masigla na manok. Yun pong kinukondisyon namin, aminin ko, bumagsak na po yung kanilang mga immune system at hindi na talaga yung pwedeng ilaban. So ngayon, nakapili na po tayo. Balik po tayo dun sa ating topic. Yun pong napili po natin na inispar, kinabukasan, pinaliguan, at saka pinupurga. Ang pagpurga po nun ay, kung pwede, madaling araw, mga alas 4, para hindi po sila stress. Kinabukasan, pwede po natin silang bigyan ng patuka. So, pagkatapos nun, continue lang po yung conditioning sa kanila. 6, 5, 4. Pag last 3 days ng conditioning, doon na ang last selection po natin. So, tinitingnan na po natin kung ano pa talaga ang dapat na dalhin. At hindi na po kami nag-spar nung araw na yun. So, tinitingnan na po natin unang-una, pag tinamaan po talaga sa tumama po talaga sa conditioning, unang-una, tinitingnan po namin yung balahibo. Pangalawa, yung mata. At ang pangatlo, yung hipo ng katawan. At ang kanilang mga timbang. By the way, tungkol nga pala sa timbang, simula noong unang conditioning pa na nila, sa first disc conditioning, ay monitor na natin yung kanilang mga timbang at kanilang mga tamang timbang nila. Kaya, alam natin kung sino yung bumagsak, tumaas na timbang, hindi yun pwede. I-out po natin yun. Mas makakabuti pa na pakunti-kunti silang bumaba-bumba. Pero yung bumaba, taas, baba, taas, hindi yun pwede. Hindi yun pwede natin piliin. So, hanggang dito na lang po, mga idol. Siguro naman ay nasabi ko na po yung lahat. Kung meron po kayong katanungan, so mag-comment lang po kayo sa comment section. Kung meron po akong hindi nasabi sa mga paliwanag ko tungkol po sa conditioning, sa last 7 days na conditioning. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyo. At doon po sa mga subscriber ko, maraming salamat po sa inyo. Sa mga supporters ko, maraming salamat po. At hanggang dito na lang po, maraming salamat at God bless.